Napakarami na nating napanood ng mga pelikulang katatakutan na nagpapakita ng mga bagay na isinumpa o hindi kaya pinamamahayan ng masasamang espiritu o kaluluwa. Marami din namang mga video na pinapakita sa internet na nagpapatunay na nangyayari nga ito sa totoong buhay. Nang lumabas sa eBay ang isang wine cabinet na di umano ay isinumpa, nakakuha ito ng atensyon sa lahat ng parte ng mundo. Totoo ba ang kwento sa likod ng Dibok Box o kathang isip lamang ito? Ano ang nangyayari sa mga taong malapit sa Dibok Box? Pero bago namin ikwento kung ano ang kababalaghan sa likod ng wine cabinet na tinatawag na Dibok Box, mag-like at subscribe sa aming channel para lagi kayong updated sa aming mga nakakamanghang salaysay ng mga kakaibang bagay at pangyayari. Ang pinag-uusapang Dibok Box ay isang kahon na nabili ng isang antique at used furniture dealer na si Kevin Manis. Pero bago napasa kanya ang kahon, nakita niya ito sa isang auction ad sa internet. Binibenta ang pag-aari ng isang matandang babae at nagkataon na nakita niya ang wine box. Pumunta siya sa auction at tumingin-tingin sa mga bagay na nandoon. Ang alam niya sa unang may-ari ay nagmula ito sa Poland at may edad ng 103 bago ito pumanaw. Pinagsama-sama nila ang ilang mga kagamitan ng matanda at ino-auction bawat grupo. Ang isang kumpol na kasama ang wine box ang inabangan ni Kevin at gaya ng inaasahan, nabili niya nga ito. Nang papauwi na siya at hinahakot na niya papasok sa sasakyan niya ang mga gamit ay nilapitan siya ng isa sa mga apo ng namatay. Napunan ito na nasa kanya ang kahon at sinabi niyang itinabi talaga ito ng lola niya. Pero ang nakakuha ng atensyon niya ay nang sabihin itong wala sa kanila ang makapagbukas sa Dibok Box kahit na sino pa ang sumubok. Ang salitang Dibok. Pamilyar siya sa salita dahil konektado ito sa paniniwala ng mga Hudyo. Nagkataon ng mga Hudyo ang pamilya niya at noong bata pa siya ay ito ang ipinangtatakot sa kanya ng nanay niya. Ang Dibok daw ay isang ligaw na espiritu na pumapasok sa mga katawan ng tao. Nang marinig niyang tinawag itong Dibok Box ay tinanong niya kung bakit hindi nila ito nabuksan. Ang sinabi lang sa kanya ay sinubukan nila ito dati at hindi talaga nagbukas kaya itinabi na lang ng lola niya. Nawala na din ang susi nito kaya hindi na talaga nabuksan kahit kailan. Pagkatapos ng usapang yun ay umalis na din si Kevin at dinala ang mga nabili sa tindahan niya. Hinakot niya lang ang mga nabili niya at ibinaba sa basement ng kanyang tindahan. Ganoon naman palagi ang ginagawa niya. Ilalagay niya muna sa ibaba at susuriin ang gamit at lalagyan ng presyo bago iakyat sa tindahan para i-display. Minsan ay kinukuhanan din niya ng litrato at binibenta online. Inilagay niya lang sa isang tabi at nagsara na. Kinabukasan ay maaga silang nagsimula ng kanyang kasama na si Jane. Pero may lalakarin muna si Kevin ng mga oras na yun, kaya sinundan siya ni Jane para isara muna ang pinto ng tindahan. Bababa pa kasi ito para kumuha ng mga iilang mga bagong i-display sa tindahan. Palagi naman siyang bumababa mag-isa at walang naging problema. Pero nang umagang yun, nakaramdam talaga si Jane ng kakaiba. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa Dibok Box at nakapwesto ito sa gitna ng basement. Ang pinuntahang bahagi ng basement ni Jane ay nasa dulong parte. Hindi niya talaga maalis-alis ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya, kaya tiningnan niya ang buong lugar. Laking gulat na lang niya nang biglang may nagsipaghulugang mga gamit sa sahig.
walang lindol o ibang taong pwedeng tumulak sa mga gamit basta na lang nagsipaglaglagan ang mga ito. Sa gulat ni Jane ay napatakbo ito sa hagdan pero bigla ding nagsara ang pinto sa basement. Alam niyang umalis si Kevin kaya imposibleng may nagsara sa kanya sa loob. Pagkatapos ay ang mga ilaw ay isa-isang nagsiputukan. Ang eksenang nasaksihan ni Jane ay parang galing sa horror movie kaya kahit hindi siya matatakutin ay nataranta talaga siya. Mabuti na lang may telepono sa may hagdanan. Hello? Tinawagan niya si Kevin na papauwi na din noon. Nasabi niyang may tao sa loob ng shop kaya nagmamadali din itong makarating. Hindi alam ni Kevin kung ano ang aasahan niya pagdating niya sa tindahan. Wala namang nagulo sa labas kaya naisip niyang nasa basement pa si Jane. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang nakaupo ito sa hagdan at hindi kumikilos. Nang tingnan niya ang kabuuhan ng basement, nagkalat ang buong lugar at napakaraming bubog sa sahig. Nangangamoy ihi ng pusa din ang buong lugar. Nang tanungin ni Kevin si Jane kung siya ba ang may gawa ng nangyari sa basement, ay nagalit na talaga ang babae sa kanya. Umalis ito at hindi na bumalik pa. Sa kabila ng nangyari, hindi pumasok sa isip ni Kevin na may kinalaman ang dibok dito. Kinabukasan ay mag-isa na lamang siya sa tindahan. Habang nagliligpit ay naalala niya ang wine box na kabibili lang niya. Kinuha niya ito at sinubukang buksan. Hindi niya magawang buksan ito gamit ang kamay lang kaya kumuha siya ng bakal para matanggal ang lock nito. Nang madiin niya ang dulo ng hawak niya ay saglit lamang ang hinintay niya at nagbukas agad ang kahon. Nakita niya doon ang kandila at iba pang mga gamit sa loob pero hindi niya naman inisip na importante ang mga ito. Inakala niya lang na mga lumang memorabilia lamang mula pa sa panahon ng Pentecost. Naisipan niyang linisin ito at ibigay sa nanay niya dahil papalapit na din ang kaarawan nito. Nang nag-birthday ang nanay niya ay inabot niya ang regalo niya dito. Habang tinatanggal nito ng balot ay may tumawag kay Kevin sa telepono kaya iniwan niya muna ito ng saglit. Ang ina niya naman na nakahawak sa kahon ay unti-unti nang nanlalamig. Nang tumambad na ang kabuuan ng kahon sa kanya, hindi niya may paliwanag ang nararamdaman niya. Basta na lang may kung anong nakakahindik na pakiramdam ang dumapo sa kanya at bigla na lang siyang nanigas. Nagkagulo ang ibang kasama ni Kevin sa tindahan nang makita nila ang nanay niya na naninigas. Hindi maintindihan ni Kevin kung ano ang nangyari, pero ang nanay niya ay panayang tingin sa kahon para bigyang babala ang anak niya na natatakot siyang ang kahon ang may gawa nito sa kanya. Pero hindi maintindihan ng anak niya ito. Dinala na lang siya sa ospital. Hindi na nakarecover ang nanay ni Kevin dahil sa stroke pero nakakaya nitong gumamit ng spellboard. Ito ang ginagamit nila para makapag-usap. Nang maalala niyang may regalo siya dapat sa ina, ay dinala niya ito, pero tinanggihan ito ng nanay niya. Dahil inayawan, napilitan itong iuwi na muna ang kahon. Unang gabi pa lang nang dinala niya ito sa bahay niya ay binangungot ito. Nag-umpisa ito sa panaginip kung saan naglalakad sila ng kaibigan niya. Hindi niya maalala kung sinong kaibigan, pero alam niyang mabuting kaibigan ito. Pero katagalan, napapalayo na siya sa kaibigan niya. Nang lingunin niya ito ay nag-iba na ang itsura nito at naging nakakatakot ang mukha. Inaabot siya nito hanggang hinahatak na siya, katagalan. Mabuti na lang at nagising siya, pero ang ipinagtaka niya ay kung bakit napuno ng kalmot ang likod at balikat niya.
Nangyari pa ulit ang masamang panaginip niya kaya nagdesisyon na si Kevin na itago na muna ang kahon sa isang storage sa labas ng bahay nila. Lahat ng parte ng katawan niya ay nagtuturo na ang kahon ang nagbibigay ng masamang pangitain na ito kaya agad niyang pinost sa eBay at inanunsyo na binebenta niya ito. Hindi niya naman kinailangang maghintay ng matagal dahil napansin kaagad ito ng isang estudyante mula sa University of Missouri, si Lucif Nizki. Agad pinadala ni Kevin ang kahon kay Lucif dahil hindi na niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa buhay niya simula nang napasakan niya ito. Pero gaya ng inaasahan, hindi rin nagtagal kay Lucif ang kahon. Pinagkakakitaan nila ang kahon dahil ginawa nila ito ng vlog pero sa mga nangyayaring sakit at kung ano-anong kamalasan. Ibinenta niya din ito makalipas ang 8 buwan. Ang sumunod na nang may-ari ng D-Book Box ay si Jason Haxton. Binili niya ito mula kay Lucif ng $280. Base sa mga sinabi ni Jason, nagkaroon din siya ng mga kakaiba at hindi maipaliwanag na mga eksperyensya simula nang napasakan niya ang kahon. Bigla na lang siyang nagkakaroon ng mga bukol at pasa hanggang sa sumuka siya ng dugo. May mga nakikita din daw siyang mga kakaibang anino at mga ilaw. Interesado talaga si Jason na intindihin kung ano ang meron sa kahon. Kaya nagpatulong siya sa mga matatalino at may kaalaman tungkol sa mga bagay na hindi niya kabisado. May nilapitan siyang scientists, cabalists, Wiccans at pati na ang mga paranormal experts para lang manatili sa kanya ang kahon. He believes the force contained in the cabinet is neutral but plays off of who comes into contact with it. Its ultimate goal is to understand and reveal truth and that it was seeking the right owner to help it. Ang sabi ni Jason, kung anuman ang nasa loob ng kahon ay wala itong kinikilingan. Pero kapag may humawak na ditong iba, doon na nagkakaroon ng ibang pangyayari. Para itong may gustong ipakita o alamin. Nilagyan niya ang D-Book Box ng isang arko na gawa sa kahoy ng akasya na may nakalinyang ginto para di umano ay makapigil at magpakalma dito. Pero marahil ay hindi na rin naintindihan ni Jason ang mga nagaganap dahil katagalan ay nilagay niya ito sa loob ng isang shockproof na container at inilibing sa isang lugar na hindi makikita ng kahit sino kaagad-agad. Pero sadyang may mga taong mapangahas at gustong may patunayan kahit wala namang humihingi ito. Si Zach Bagans, isang television personality na lumalabas sa Ghost Adventure, ay lumapit kay Jason at binili ang D-Book Box. Pero hindi katulad ng iba, hindi niya ito binili para ipaalam sa lahat-lahat kung ano ang nagaganap dito. Idinagdag niya lang ito sa mga koleksyon niya ng mga bagay na may paranormal effects at hindi ito pinapakita sa publiko. Pero kung gusto mo talaga, pwede mo namang ipaalam sa kanya. Papapirmahin ka lang ng waiver na walang kinalaman si Zach sa anumang hindi magandang mangyayari sa iyo. Ikaw, gusto mo bang alamin kung may mangyayari sa iyo? Ilagay niyo sa comment section ang inyong mga sagot para malaman namin. At kung gusto niyo ng ganitong klaseng mga kwento ay mag-subscribe lamang kayo sa Takip Silim Mystery Stories. Pwede rin kayong mag-comment kung anong klase ng kwento ang gusto ninyong gawin namin. I-click ang notification bell para maging updated kayo sa mga bago naming uploads.